Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito tayo muli kasama natin si Lola Damiana. Sobra. Sobra mga ka-good vibes. Sobra dinudurog ang puso ko kapag nakakita rin ako matanda na ganyan na walang kasama sa buhay, nag-iisa lang, walang karamay. Diba? Siya lang natutulog mag-isa sa kanyang bahay. Sa edad na ganyan, kailangan lang niya ng kalinga, atensyon, pagmamahal. At yung bibigyan ng sakripisyo ng kanyang pamilya para siya ay tulungan, alagaan. Alam niyo lahat, mga ka-good vibes, isa rin ako ina ngayon. At meron din ako mga magulang na alam ko ay darating sa punto na ganyan ang kanilang edad, ang kanilang sitwasyon, na parang nawawala sa sarili na may kakausapin ibang tao kahit wala namang kausap. Alam niyo po, meron akong lola na ganyan. Damdam ako yung pagmamahal at pag-aaruga ng aking nanay dito, ng aking lola. Ang sakripisyo binibigay nito, pag-aalaga, pag-aaruga. Dahil meron na din Alzheimer yung aking lola, nandun yung pagsigaw, parang may kinakausap na ibang tao kahit wala niyang kausap. Yung sisigaw na lang siya na parang may kalaban. Iniisip kalaban ka, ang sakit mo, naiisipin ka na anak ka, pero kalaban ang tingin sa'yo. Tulisan ang kalab, tulisan ang tingin sa'yo. Ganun ang tingin sa akin na aming lola, lalo-lalo na mas masakit yung para sa nanay ko, dahil nanay niya yun. Mahirap na gano'n, at yung iihi na lang siya doon sa kanyang higaan. Ang mga magulang natin, lahat ng matatanda, kailangan niya ng atensyon. Kahit sabihin lang natin ang isang I love you. Mahal kita, nanay. Mahal kita, lola. Damang-dama na nila. Kaya tayo, nasaan man tayo ngayon. Lalo na ngayong pandemic. Magkakalayo lahat, hindi makapunta sa isa't isa. Ipadalma natin ang pagmamahal dahil hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo mabubuhay sa mundo. Sa kanila kung gaano natin sila kamahal, kung gaano sila kaimportante sa atin. Silang ating mga magulang o lola na dapat nating kalingain at mahalin. Minsan lang tayo mabuhay dito sa mundo. Kaya huwag natin sayangin ang ating oras at panahon sa mga walang kwentang bagay. Natin ang pagmamahal natin sa ating mga magulang na silang nag-aruga mula na tayo'y bata pa. Tulad ni Lola Damiana. Kailangan niya ng aruga, ng kalinga, ng pagmamahal ng mga anak o ng kamag-anak, kapatid, kung meron man. Nasaan man kayong panig, kailangan po ni Lola Damiana ng karamay. Pero sobrang pasasalamat po at nating lahat dahil may isang Bal Santos, may mga kapitbahay na tumutulong kay Lola Damiana. Iba po kasi talaga kapag ganyan ang sitwasyon, parang nawawala sa sarili. Nakausap kahit wala. Doon nila na ilalabas ang kanilang emosyon, ang gusto nila sabihin. Pero gusto rin nila na magkaroon ng kayakap. Yakap na yung isang pamilya na kung gaano mo ipadama sa kanila ang isang pagmamahal na sobra-sobra nila nila. Yung mga ka-good vibes, tayo ay may mga magulang. Meron dyan, may mga magulang na may Alzheimer sila. Nawawala sa sarili. Nakalimot na. Hindi na kayo kilala. Alam ko ang lungkot nandyan sa inyong mga puso.
Pero huwag nating hintayin na dumating tayo lahat sa ganun. Nahayaan pa natin makalimutan ng ating mga magulang na kung paano natin sila mahalin. Ipadama na natin to. Dahil hindi natin masasabi ang panahon. Ipadama natin kung gaano natin sila kamahal. Ang pagsabi ng I love you, mahal kita, ay napakalaking bagay nito. Dahil ako isang ina, nararamdaman ko kapag ako isinasabi ng anak ko na I love you, I'm sorry, mahal kita. Napakasaya sa puso. Alam ko mayroon din kayong mga may lolo, lola ng Alzheimer, nanay na nakalimot na may Alzheimer. Sila, tayo ay kung bata ay nangangailangan tayo ng kalingan at pagmamahal sa magulang, sila din nangangailangan ngayon ng kalingan at pagmamahal sa magulang. Ipadama natin ito sa magulang. Tulad kay Lola Damiana, hindi man tayo kadugo, ipadama natin sa kanya kung gaano natin siya. Ipadama natin sa kanya na may mga taong gustong tumulong at magmahal sa kanya. Kaya salamat kay Boss Bal Santos sa pagtulong gaaruga kay Lola Damiana. Dahil dito, nararanasan ni Lola Damiana kung paano kami maging masaya sa buhay. Na makita na may mga taong kanya pagpala na handang tumulong. Pinapakita ni Lola Damiana na sana may mga anak, may mga kapatid o kamag-anak na may Damiana pa na dapat natin mahal. May mga magulang tayo na dapat natin silang kalingain, mahalin. Dahil nung bata pa tayo, may kagat ng lamok, hindi tayo inayahan. Ngayon silang matanda na, ipadama natin ang pagmamahal sa kanila. Maraming salamat sa inyo sa pagtulong kay Lola Damian. Dahil kami, tuwan-tuwa sa mga blessing na nangyayosin mo. Kaya maraming salamat sa inyo. Si Lola Damiana, kaya ako sobrang napapasalamat dahil ang daming biyayang nangyayosin niya. Dahil hindi niya akalain sa ngayong palahon, ganyang edad. Kahit minsan o madalas man siyang makalimot, ay may darating palang biyaya mula kay Jesus sa mahal na Panginoon natin na may tutulong sa kanya at hindi papabayaan. Maraming salamat din po sa mga walang sawang pamutulong kay Lola Damiana. Kaya tayo, mahalin natin ang ating mga magulang, lolo at lola. Dahil simula nung bata tayo, inaruga nila tayo, minahal. Kaya ako, ipinadadama ko sa mga magulang ko kung gaano ko sila kamahal. Kahit ang pagsasabi ng I love you, hindi ko nakakalimutan. Dahil ayaw na halin, nangyari, o dumating ang panahon na hindi ba lang natin nasabi ang I love you. Huwag natin hintayin. Masayang ang panahon na hindi natin na madadama kung gaano natin sinamahal. Kaya sa inyo, maraming salamat. Dito kay Lola Damiana,
maraming maraming salamat sa mga prayers ninyo. Dito ipinapakita kay Lola Damiana na mahalin natin ang ating mga magulang dahil nakakaawa. Kung hahayaan lang natin silang ganyan. Maraming maraming salamat sa inyo.